nakakabit pa yung rear mugs natin. Bali mo na ko muna yung front mugs. Ayan. Nakakabit pa siya. And sineset up ko na ngayon. Ano ang gagawin natin guys? Puti pa rin. Pearl white mugs ang gagawin pa rin natin dyan. Tulad ng dati. And ito yung boss ni na paint ko. Ito yung front mugs natin. Minasking tape ko na yung mga hindi dapat mapinturahan. Bali, ito na siya. Lilihain ko na siya ngayon. Maglilihan na ako yan. Para masimulan ko na. After ko maliha, hindi ko naman siya lahat lilihain talaga na perfect. Yung tamang liha lang para kumapit lang yung pintura. Yeah, let's go. Let's do this. Halfway na tayo guys. Bali, itong side na to lapit ko na matapos lihain. Basta tamang liha lang guys, di naman kailangan perfect. Basta makakapit lang yung ano, yung pintura. Yung binabasa ko itong liha ko sa mainit na tubig. Kaya naging mainit yung tubig kasi mainit yung panahon ngayon, tirit araw. Nadamay pati tubig. Uminit na din. Pakita ko sa inyo. Okay. Ayan yung mugs natin guys. Then pinapala ko ng mga tape to para hindi mapasukan ng ano, ng pintura yung loob ng threads. Kaya ganoon din dito sa pito. Nilagyan ko rin masking. Marami pa marami-rami yung spots dyan na kailangan kong alisin. Gawin natin to. Tulungan nyo ako, sabayan nyo ako at panoorin nyo ako. Itong pinaka-tricky part sa lahat guys. Itong part na to. To yung mga nandiyan dyan. Yung spokes na yan. Yung pagitan nyan. Yan. To. Tsaka yan. Pagitan nyan. May pagkamahirap i-ano yan. Mahirap pasukin itong liha. Skip na kaya natin sa nagpipinturo na ako. Alam ko na maboboring nga kayo pagka ganito eh. Kaya sa pintura na lang tayo. Much, much, much later. Okay guys, magandang hapon. And pasensya na hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pininturahan. Pero in-skip ko na yung part na yun. Just papakita ko na lang sa inyo yung finished product ng pagpipintura natin ng mugs. And ito siya ngayon. Nasa rear mugs na ako eh. Alright guys, ito yung rear mugs natin. Pearl white ulit siya. And yun, piniturahan ko na siya. Ayan. Well, pinapatuyo ko na lang. Mabilis ang pintura naman to guys. Hindi siya perfect na pintura. Just to have color na lang. Ito na yung front mugs natin. Okay. Hindi siya perfect, pero okay na. Not perfect na pagkakapintura sa mugs. Kalimutan ko patanggal. Ay, mamaya na kasi medyo basa-basa pa yan eh. Minadali ko lang kasi yan. Ito yung left side ng Blaze Stealth 150 mugs natin. Ito yung right side. Ayan. Teka na, pwede malayuan. Ayan. Malinis siya tingnan. Okay naman. Okay siya sa pictures, photos, and dito sa video, okay naman siya. Nakikita ko naman. Hindi siya perfect ang pagkakapintura ko dyan. May makikita kayong mga itim-itim pa dyan. Kasi minadali ko lang siya. Kaya ito ngayon ang sitwasyon natin sa ano. Ito yung rear natin. Papakita ko na rin sa inyo kung paano ko in-install itong mugs na to guys.
Yan, stay tuned. Makamiss din pala maglakad. Next day. What's up mga homies? Zeratv muli and continuation tayo. And pinatuyo ko siya overnight yung mugs natin. Ngayon, kakagising ko lang nga eh. At ito ngayon ang ating mugs. Wow, white. White na white. Pearly white yan guys. Minadali ko lang talaga yung pagpipaint sa kanya kasi kulang ako sa oras. And then, ayan siya ngayon. Hindi siya perfect talaga guys, pero pwede na. Okay na para sa akin. It will do. Just to add some color sa mugs. Kaya ngayon, tanggalin na natin itong mga baraha. Okay? Okay, let's go. Okay na guys. Kabit na natin to dun sa ano natin sa Rapid 150 natin sa Zeratul. At ngayon guys, papakita ko rin sa inyo kung paano ko ininstall to itong mugs natin na to sa Rapid 150. And let's do this. Okay guys, sasapak na natin itong mugs dito sa ano natin, sa Rapid natin. And sa sobrang laki nitong gulong nito, sumasayod po siya dito sa ano natin. Dito sa kung saan tayo nag-change oil, saan natin nilalagay yung oil natin. Sumasayod siya doon. And talagang kailangan mo siyang i-force. Dahan-dahanin niyo lang. At mas maganda, alisin niyo yung tire, yung hangin nito. Para mas may madalian kayo ba? Madalian kayo sa pagsalpak. Ito gagawin natin yun. Okay, first na gagawin nyo is ipasok nyo itong mugs natin dito sa likuran ng oil cup. Itong chain, kasi tayo nag-change oil sa may ano, dipstick natin. At tsaka natin isalpak dun sa rear axle natin, yung mugs. Dahan-dahanin nyo lang. Napapasok siya. Hindi na matatamaan tong ano, matatamaan tong ano natin, filter natin. Yeah, yung ano, dipstick natin. Bali, safe na siyang ayan. Safe na siyang papasok doon. Ninyo na. Yan, pasok na siya. Kailangan. Na. Ayan guys, napasok na natin siya. Pag oversize na gulong o kaya stock na gulong na Rapid talaga, mahirap alisin yun. Marami na naka-experience yan. Mahirap siya alisin dito sa rear natin. Kasi tatama talaga siya rito. Kaya the best solution is anguluhan nyo lang. Mag-angle kayo na maayos. Tulad ng ginawa ko rito. Ipasok nyo muna yung gulong dito. Tsaka nyo itapat dito yung butas ng rear mugs natin di sa rear axle ninyo para masalpak talaga natin na maayos. Push nyo lang talaga inward, yun lang. Next step, lagay tayo ng mga spacer dito kasi ang spacer ko dito modified siya, dalawang spacer siya para mabigyan niya ng space yung between sa mugs at sa swing arm natin. Okay guys, ito yung dalawang gamit kong spacer. Ito yung sa una, then ito yung papasok dito para medyo humaba siya. And lalagyan muna natin siya ng grasa, konting grasa lang. Okay.
Install natin yung swing arm. I forgot the freaking disc plate, man. And disc plate po nito is 3 holes lang din, pero ang kinaganda rito, yan yung design niya. Sporty design. Apakalupit. Kaya kung makakahanap kayo ng Blaze 150 na mags, takte, grab nyo na agad yung opportunity. Don't hesitate anymore. Then sunod natin guys itong Rapid 150 swing arm natin. At yung swing arm natin guys, actually dalawang ginawa ko lang dito para magka disc brake ako sa likod. Sobrang dali lang. Una, itong nandi dito guys, ayan. Sa bottom part na to, i-drill nyo lang yun. Tapos itong dito sa baba, i-drill nyo lang din yan. Tapos yung bracket na ginawa ko, bumili ako ng stock caliper ng NMAX pang rear. At ang ginawa ko guys, ito yung bracket niya, di ba? Caliper bracket. Ayan. Ang ginawa namin sa Payaman Works, ayan o, makikita nyo, kumuha kami ng bracket na pa letter L. Ayan, letter L bracket. Masungin ah. Ayan, kung nakikita nyo itong letter L bracket na yan, ginawa na lang namin yan. Ali, din drill out to, tapos winelding to dito. Then ayun na yung naglalak. Ito na yung naglalak sa caliper ko. Ay, oo. Kasi ito naman yung sa bottom part na ano, bottom part ng swing arm natin. Doon ko mayroon kaming bolts doon na nilalagay. Tapos doon na namin to sinasalpak. Bali magiging okay na yung ano niya, secure na siya ron. Ngayon, swing arm naman. Salpak natin to. Modified swing arm. Okay guys, ngayon ano natin, nakasalpak na natin yung ano natin, diba? Yung swing arm. Gawin natin itong dalawang bolts naman dito. Dalawang bolts dito. Actually guys, napakamalas ko nun. Nagpapalit ako ng gulong. Nasira to. Ayun, kung nakikita nyo yun, sira na yung lalagyan na natin ng bolt dyan. Kaya ginagawa namin, long bolt na yung nilalagyan namin dyan na may nut sa dulo. Kaya, napakalaking hassle talaga ng sobra. Ang kailangan nyo po dito sa swing arm natin is dalawang 12mm na bolts. Ito yung sa itas ko, ito na bolt. And ito yung sa ibaba, yung long bolt. 12mm po lahat yung sukat nito sa head. Yan. Dami tayo ng impact wrench para madali natin ma-install. Okay. Simpak natin. Oops. Yan. Pasok na siya dun sa loob. Lagyan natin siya ng washer sa kabila. Kabilang dulo. Tapos abang na natin yung nut dun. Huwag muna natin higpitan ng sobra. Huwag muna natin siya higpitan ng sobra kasi baka maputol yung isa pa natin i-install eh. Dito sa taas naman na part, hand tight na lang ginagawa ko dito. Ako na lang bahalang magano. Okay. Kung ano, higpitan. Wait lang muna natin. That's it. So ito naman tayo sa part na to, sa shocks. Yung 12mm na gamit ko rin dito. So na yun. Na siya kailangan ng thread sa dulo, ng nut sa dulo, kasi threaded na tong ano natin, shock na binili natin. Untight or impact, pwede rin. Sineshare ko lang to sa inyo guys para may idea kayo sa mga gusto magpa-disc brake o itsura ng setup ko ngayon. Nire-reveal ko yan sa inyo. Kasi para sa inyo naman itong ginagawa ko.
sa mga new users at sa mga gusto mag-upgrade ng pyesa para sa Rapid ninyo. Itong channel ko ang papalago sa inyo, magbibigay sa inyo ng maraming idea para sa mga modifications na yan. Okay guys, pasensya na kung sinishwitch ko to from front camera to rear camera. No? Eh, kasi importante kasi to. And ngayon, ito na. Dito na tayo sa part na to. Kakabitan natin yung caliper natin dito sa Rapid 150 natin sa swing arm niya. Let's freaking do it. Okay. First, itong nut na to is 14mm to. Medyo maliit yung kalakihan siya. Tapos, meron akong spacer dito para sa ano natin. Sa nut, sa bolt na to. Sasalpa ko lang siya rito sa loob. Medyo itatread ko siya para hold niya yung spacer. Ayan. Okay guys. Okay, balikan to yung itsura niya guys. Ito yung nut na bolt na sinasabi ko sa inyo, ito yung spacer. Dito natin ilalagay yung ito. Ayan. Pwede siya hand tight, pwede niya rin siyang i-impact. Pero prefer ko hand tight. Yan. Salpak na siya. Ito sakto to. Okay guys. Itong ano natin, sa butas natin dito sa swing arm, ito sa bracket natin, saktong-sakto yun dito sa allen nut natin. Bali nangyari, ginagawa ko siya double. Dinadouble ko po yung washer niya dito. Then, dito po sa pagitan nito, lalagyan ko po siya ng washer na maliit para hindi ma-force tong ano, hindi mag-crack yung swing arm natin. Tapos sa huli niya, meron po siyang nut. Yan. Let's go. Tapos ito guys, ilalagay niyo nito sa likod dito. Medyo tricky lang talaga siya ipasok, pero once na napasok niyo na siya, hold niyo lang siya in place yung nut na 'yon. Then pasok nyo to para natitread na siya rin sa loob. Mararamdaman nyo naman yun eh. Yan. Pag nararamdaman nyo na siyang mikpit na, kinagat na ng bolt yung nut natin. Yan, mikpit na yan. Masihikpitan nyo pa yun lalo. Okay. Gagamitin kong panghigpit dito sa upper natin, sa bracket natin dito sa itaas is impact wrench para secure. Hindi naman ganun dapat kahigpit, pero para in case na lumuwag, maagapan. Kita na rin natin itong allen. So, ganda higpitan nyo talaga. Huwag mo yung sobra. Tama higpit. Yan. Okay na yan. Ito yung disc brake natin sa likuran. Nakabit na yung nuts natin. Yan. Ito na yung caliper. Ox na ox. Secure na secure yan. Ang huling step natin, hindi pa naman huli. I-ano na lang natin ito. Lagyan natin yung nut natin para malak itong swing arm natin. Okay. Nut. Ang nut size po natin is 24mm po ito. Kaya dapat re-reserve ako ng 24mm socket kasi hindi kaya ng kamay yan. Socket at impact wrench. Ang ginagawa ko, extender ako dito. Impact, impact ko na. May spacer pala ito guys, no? Spacer nito guys is parang O. Ito guys, yung spacer na sinasabi ko. Yan guys. Lalagyan natin yung dito. Yan. Salpak. Then, saka natin lalagyan yung nut. 24mm. Dapat talaga higpitan nyo ito ng sobra guys. Kasi kakaroon tayo ng instances na lumuluwag ito at nalalaglag eh. Pag nalaglag ito, sobrang napakalaking problem yung pinasok mo.
sakaling mahigpit, secure naman. Mahihigpitan. Always remember guys, install nyo muna itong bolts natin dito na 12mm. Isalpak nyo muna lahat. Then huwag nyo hihigpitan agad. Make sure na nakakabit tong isa bago nyo higpitan to. Nakakabit to bago nyo higpitan to. Ganun dapat. Kasi kung hindi, mababasag po ang bolt ninyo. Tapos may iwan yung thread sa loob. Sobrang laking problema nun. Napakalaking problema nun guys. Next guys is yung papalodo natin. Ito, medyo madumi na tapalodo eh. Modified lang to guys. Tapos sasalpak natin siya rito. Ito guys, dun sa starter motor na nakalagay ito. Sa mga na, tornilyuhan na ng starter motor. So ito naman, dito sa bracket na to. There we go. Perfect. Ang pagmumod. Yan guys, at dahil tapos natin i-install yung rear fender natin, yan, okay na siya. Sige na siya magkabilang dulo. At ngayon, salpak na natin yung ano, pan cover nito. Okay guys, salpak na natin itong muffler natin. Unfortunately, yung dalawang high nut ko sa exhaust is ano, nawala talaga. Bali, ang ginagamit ko na lang, mga 10mm na bolts na lang. Ay, nut pala. Yun na lang ginagamit ko. Yan. Ngayon, na-locate nyo na. Itong nut natin, itong bolt natin dito, is ano nyo muna. Salpak nyo muna siya dyan. Tamang thread lang, tamang... Para may, ano na siya, suporta. Para hindi siya malaglag. Then, gagamitin ko, salpak ko to. Yung mga 10mm na nuts natin, yan. Salpak natin yan doon sa exhaust. Isang araw, bibila ko na lang ulit to ng bolt. There we go. Naipit na yan. Okay, punta naman tayo sa ating pipe. Katulad ng sinabi ko parang sa swing arm, lagay nyo muna lahat ng bolts. Ito, itong gamit ko dito sa 12mm na bolt lang. Dito sa lower slot. Hand type lang ginagawa ko, ayoko kasing sobrang higpit. Una natin higpitan ito nasa taas. Itong 14mm, higpitan natin ito. Ayan, tamang higpit lang. Next, itong 14. Ayan, tamang higpit. Next guys, itong 12mm, which is hand, ano ko na lang. Ayan, hand tight. Yeah, okay na. Alright guys, good morning. This is it, our finished product of Rapid 150 Blaze 150 mugs installed sa ating Rapid, no? Ito na yan. Look at that. I'm so glad sa pagod ko. Yan, I'll take you a tour. Apakalupit, takti. Napakakinis. Rapid 150 na disc brake na sa likuran. Yan. Ito yung mugs natin. Naroon yung repaint. Not perfect. Just as I said. Hindi siya perfect pero will do. Yan. Wow. It's dope. Sa kabila naman. Here. Okay na okay rin ang itsura guys. Super cool. Ayan. Blaze 150.
Kaya guys, sobrang hirap makahanap ng ganitong mag sa totoo lang. Sobrang hirap. Yeah, for example, makakita kayo ng Blaze 150 na motor or sabihin natin pinapa parts out niya yung motor na yon. Take the opportunity to get this mags guys, lalo na pag Rapid 150 yung motor nyo. So, plug and play lang talaga, literal. Sobrang cool tingnan. Mukha siyang stock mags ngayon. Mukha siyang stock mags na nilagyan ng disc plate sa likuran. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong vlog natin about kay Zeratul sa upgrade natin sa kanya ng Blaze 150 mags, please like, share, and subscribe sa ating channel Zera TV for more Rapid 150 contents. Ano? And kung may mga ibang upgrades pa kayo na hinahanap sa Rapid 150 ninyo, dito nyo na sa channel makikita yan. Kaya tingnan-tingnan nyo lang yung mga videos ko about sa Rapid 150. And kapartner ko dyan si Fireman Works kasi siya yung nag-anap ko dito ni Zeratul. Napakalapit yung mga ginagawa niya sa Rapid ko. And that will be all now. This is Zera TV. This is Zera TV. Ride safe sa lahat.